Nag-sorry si Senator Cheese Escudero matapos amining sa kanya ang naka-issue na protocol plate na 7 ng sasakyang dumaan sa EDSA busway. Pinahaharap na raw niya sa MMDA ang driver ng kanyang kaanak na nagmamaneho ng sasakyan. May report si Oscar Oida. Sinita kahapon ang isang SUV na may plate number 7 o protocol license plate na para sa mga senador na dumaan sa busway. Sa pupunta. Titikitan pa lang ng MMDA ang driver pero nagmaneho na ito palayo. Inamin ni Senator Cheese Escudero na sa kanya naka-issue ang naturang license plate. Driver daw ng kanyang kaanak ang nagmamaneho ng sasakyan. Pinahaharap na Roshan Escudero sa MMDA. Anya, hindi niya personal na ginagamit ang mga protocol plates na inisyo sa kanya. Pinasusurrender na niya sa LTO ang protocol plate na nasitang SUV. Humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa mga kasamahan sa Senado. The situation will be processed fairly and kung ano po yung dapat na proseso gagawin ng LTO and possible sanction, gagawin naman po natin yon. Isa pang sasakyang dumaan kahapon sa busway ang tinakbuhan ng mga enforcer. Number 8 ang protocol plate number nito na para sa mga congressman. At the moment, chine-check nila through the conduction sticker kung sino talaga ang magmamayari nung sasakyan na yon. Hinahanap din ng DOTR ang babaeng driver na sinita rin dahil sa pagdaan sa EDSA bus carousel sa bahagi ng Makati City. Yung driver's license niyo po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General. So huwag mo kong aanihin. I'm military. I'm Filipino-American. I'm taking care of balikatan natin. Yes po. Tama na yan. Pero ma'am, bawal mo tayo sa bus lane, ma'am. Yes ma'am. Nang kumpiskahin ang kanyang driver's license, tumanggi siyang iabot ito sa enforcer. Pero napicturean daw ng enforcer ang lisensya, kaya natikitan pa rin ang babae. Salamat. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli ka mang pagtakas ng lalaking ng bastos umano sa isang noontime show host at performer. Manya ka, leche ka. O ano? Bobo. Hinaras daw ng lalaking modelo ang babae at nagpupumilit umanong pumasok sa condo unit nito. Ang lalaki kinilalang si Shervy Torno at pumayag na humarap sa camera habang nakaditine dahil sa reklamong unjust vexation. Inamin niyang nagandahan siya sa babae pero itinanggi niyang hinipuan niya ito. Humihingi ng dispensa ang suspect sa biktima at sa pamilya nito. Sinundan ko siya. Hinihingi ko yung pangalan. Sinabi ko na pakis ako. Tapos, banda ulit sinabi niya dito sa polis. Nakuha ko daw yung balakad niya. Hindi naman totoo. Tsaka pinasok ko daw sa unit niya sa condo. Hindi naman totoo yun. Kaya ako tinulak konti yung pinto kasi inipit niya pa ako. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.